Kinumpirma ng kanyang pamilya na nagpaalam na nga ngayon ang kilalang veteran entertainment columnist na si Ricky Lo. Ayon sa aming informant, ay idineklara itong wala na kagabi bandang 10 p.m. May 4. Kaya naman, nabahira ng lungkot ang Philippine entertainment industry dahil sa pagkawala ng respected veteran entertainment editor, columnist at TV host na si Ricky Lo. Sumakabilang buhay siya sa edad na 75. Mahigpit ang pakiusap ng kapatid niyang si Susan Lee na igalang ang kanilang pagluluksa at isang intimate wake ang kanilang isasagawa para sa kanyang kapatid. Ito ang buong storya. You will be remembered, Sir Ricky. It is with deep sorrow that we announce the passing of our beloved entertainment editor and columnist, Ricky Lo, on May 4, 2021. Isang napakalungkot na araw, Tito Ricky Lo. You were a friend, a mentor, a junket mate, and more. Sobrang nakakagulat ang iyong biglaang pamamaalam. Sa huling junket natin in Seoul, magkasama pa tayo. You loved that trip with Rito, Will, Jaco, Pam, and others. Our Las Vegas trip, sobrang memorable. At tawanan with Kuya Renen and Tita Sel. You would always text me and Oji when you listen to our radio program. At tuwing magkikita tayo sa press con, lagi mo kong bubulungan ng mga off the record. Salamat sa lahat ng iyong makukulay na storya sa fanfare, Philippine Star. May your soul rest in love, light, and peace. Ito naman ang huling litrato na siyang ibinahagi ni Mr. Ricky Lo sa kanyang social media account noong April 13. At ito ang kanyang mga naging pahayag. Hashtag jabbed. Just got sinivaccinated in East Camayas QC area. Very orderly. Thanks to the barangay officials who supervise the process. Ayon sa balita na nakarating sa amin, ang totoong nangyari sa pagkawala ni Ricky Lo ay dahil biglaan itong na-stroke nang siya ay nasa kanyang tahanan. Isinugod ito sa ospital, ngunit sa kasamaang palad ay hindi na ito naagapan pa at tuluyan na siyang namaalam. Isang nakakagulat na balita ito ayon sa kanya mga malalapit na kaibigan at kaanak dahil kahit matanda na ito, ay patuloy pa din itong nagsusulat ng mga artikulo sa PhilStar pati na rin sa kanyang social media accounts katulad ni Lolit Solis. Si Ricky Lo ay isinilang sa Las Navas, Northern Samar noong April 21, 1946. Nagtapos siya ng AB English course sa University of the East. Nagtrabaho siya bilang editorial assistant sa Variety Magazine mula 1969 hanggang 1972. Ang Variety Magazine ang Sunday supplement ng Old Manila Times. Ang pagbisita ni Pope Paul VI sa Pilipinas noong 1970 ang unang assignment niya bilang reporter ng Manila Times. Naglingkod si Ricky Lo bilang entertainment editor ng Philippine Star mula noong July 1986 hanggang nitong May 2021. At noong 1995, inilabas nito ang Star Studded, ang libro ng compilation ng kanyang mga artikulo tungkol sa mga artista. Noong 2001 ay inirelease niya ang Conversations with Ricky Lo, na compilation naman ng kanyang mga exclusive interviews. Hindi lamang respetadong entertainment editor, columnist at showbiz mentor si Ricky Lo dahil naging bahagi rin siya ng mga showbiz talk show. Si Ricky Lo ang isa sa mga co-host ng The Buzz ng ABS-CBN na magsimula ito noong 1999. Nagsama sila ni Melanie Marquez sa showbiz trip ng QTV 11 noong 2005 na pinalitan ng The Ricky Lo Exclusive noong 2007. At noong taong 2008, naging regular co-host si Ricky Lo ng Star Talk hanggang magpaalam ito sa telebisyon noong September 12, 2015. Tumanggap si Ricky Lo ng maraming pagkilala at parangal dahil sa kanyang mahusay na pagsusulat, paghahatid ng mga showbiz news at scoop stories sa kanyang propesyon na tumagal ng 52 taon.
There you have it, mga ka-showbiz peeps. Muli kami ay nakikidalamhati sa pagkawala ng isa sa mga respetadong TV host at columnist na si Mr. Ricky Lo.